So today, we're going to discuss the different hybridization, ano? Orbital hybridization. So meron tayong sp3, sp2, sp hybrid orbitals. So the hybrid orbitals dictates the geometry of the molecule. So yung geometry ng molecule, yun yung nagdi-dictate ng mga characteristic ng mga organic molecule, ano? At saka ano, it also results in the formation of single bond, double bond, triple bond, no? Tapos yung characteristic naman ng mga compound, halimbawa sa mga reaction, dependent 'yon kung meron siyang double bond o triple bond o single bond lang. Okay? So ganun yung practical importance ng topic natin today. So let me share my PowerPoint. Tayo lang. Ay, mag-share. Pero mabagal lang mag-share. Okay, so yung discussion natin is based dun sa ano, valence band theory, no? So sabi ng valence band theory, a covalent bond forms when two atoms approach each other closely and a singly occupied orbital on one atom overlaps a singly occupied orbital on the other atom. So ganun yung valence band theory, ano? That's how you form band, ano? Nag-overlap yung mga orbitals na merong na singly occupied, ano? So nag-share ng electron kaya nagkakaroon ng chemical bond. Okay? So if you still remember, yung bonds is defined as kung saan yung probable position ng electron. So when halimbawa, imagine halimbawa, hydrogen, di ba ang valence electron ng hydrogen nasa 1s, no? So spherical yung kanyang position. Tapos yun namang halimbawa, you're going to bind it with another hydrogen, ano? So you have two spheres, ano? So magbabind yung dalawang sphere and then later makita nyo yung orbital na mapoform nila hindi na spherical. Kung na-imagine nyo, ano, pag nag-combine yung dalawang orbitals na spherical, you will form something like an egg, no? An egg shaped orbital. So parang ganun yung sinasabi ng valence band theory, ano? Generally parang what I'm trying to say is yung shape ng orbital
you can trace it from the shape of the original orbital. Bawa, yung S ay spherical, yung P ay dumbbell shape, di ba? Parang gano'n na. Parang nagdidikit lang sila. So kaya nag-iiba yung shape. Ganun yung sinasabi ng valence band theory. And then of course, valence electron. No, it is related to valence electron. Generally, yung valence electron, when you say valence electron, this is the outermost electron. Ano? Yung mga electron doon sa outermost energy shell. So, sila yung nagdi-dictate kung ano yung magiging shape ng molecule. Ganun yung ano, ganun yung isang sinasabi ng valence band theory. Ano? Kaya merong valence na sa word ng valence band theory. Basically, the valence electron will dictate the shape of the molecule. Okay, so the electrons are now paired in overlapping orbitals and are attracted to the nuclei of both atoms. Kasi di ba ang electron ay negatively charged. Okay, so ang nuclei naman, kasi may proton siya, so na-attract niya yung ano, no? Na-attract niya yung negatively charged na proton. So imagine niyo ano, yung halimbawa yung electron, it will travel from one nuclei to the other nuclei. So some sort nababind niya yung mga atoms. No? 'Di ba? Pag gumagalaw kasi yung electron, it travel from one nuclei to the other. Hindi lang naman siya nag-i-stay doon sa isang nucleus, no? Pumupunta siya doon sa kabila. So that's how bonds are formed, no? Imagine ba 'yon? Bonding or binding, parang ganun. It's just the same, no? Overlapping orbitals. Sana na-imagine. So for example, we have here the hydrogen molecule. Let's consider the hydrogen molecule. So in the hydrogen molecule H2, no, for instance, the hydrogen bond, no, that results from the overlap of two singly occupied 1s orbital, okay? So ito yung nagpo-form nung ano, nung covalent bond, no? Kasi halimbawa, isang hydrogen meron siyang isang electron nasa 1s, isang hydrogen meron din siyang isang electron nasa 1s. So pag nagkaroon ng ano, kasi mas stable tong H2 molecule, no? So the bond will spontaneously form. Okay? So how will this affect the shape of the molecule? Okay, so yan. Basically, ganyan yung mangyayari. No? If two hydrogen share the electrons, no, yung shape ng orbital will not be spherical anymore. Pero as you can see, ano na siya? Egg-shaped na siya, no? So, ang tawag natin dito sa egg-shaped orbital na to ay sigma band. So, bakit sigma? No? You might be asking, bakit ba sigma yung ginamit na symbol? So, actually kasi symmetrical. Yung sigma kasi parang letter S 'yan dun sa ano, no, sa Greek letter, parang letter S siya. So, kaya tinawag na sigma yung covalent band na form. Eh kasi symmetrical siya. So symmetrical siya dun sa axis, di ba? You are going to form a circle, no? On the hydrogen axis dito, di ba? You're going to form a circle. So symmetrical siya dito. Pwede mong hatiin, di ba? Merong left, merong right, tapos merong circle. So kaya sigma band na symmetrical. The cylindrical symmetry of the HH a sigma band in an H2 molecule. The intersection of a plane cutting through the sigma band is a circle. Ganun yung ano, no? So mamaya makakita pa kayo ng iba't ibang sigma band. Meron tayong sigma band na napoform between carbon and hydrogen, between carbon and carbon, no, between carbon and oxygen. So basta yung characteristic ito is, no, symmetrical. Kaya sigma band. And then mamaya makakita pa kayo ng ibang bands, pi bands. So yun, makikita nyo rin yung characteristic ng pi band. Actually, dalawa lang naman yung pag-aaralan natin today. Sigma band lang at saka
yung pi band, ano? So this is the first example of a sigma band, the hydrogen-hydrogen sigma band. Diba? It is formed from 1s1 of one hydrogen atom and the 1s1 of another hydrogen atom. So we have two electrons, two valence electrons of two hydrogens, ano? So it forms the sigma band in hydrogen. Sigma means ano, symmetrical. Kaya sigma yung ginamit. So, this is the energy involved in band formation with regards to hydrogen. You know? So generally, pag yung, if you have two hydrogen atoms, di ba alam nyo naman hindi stable yung hydrogen atoms. Ano? Hindi naman kasi sila noble gases, di ba? So, magpo-form talaga yan ng, ano, ng H2 molecule. Ano? Basta nagkita sila, magpo-form, automatically magpo-form ng H2 molecule. So, yun. So, as you can see, pag nag-form sila ng hydrogen molecule, you're going to release energy. No? So 436 kilojoules per mole of energy is released when hydrogen molecule is formed from two hydrogen atoms. So on the other hand, you need 436 kilojoules per mole of energy in order to form H atoms, ano? Independent H atom. Kaya dito absorb 436 kilojoules per mole is absorbed when bond breaks, no? So kaya in nature, ito yung nakikita natin, hydrogen molecule. Madali lang tayong makakita ng hydrogen atoms. No? Kasi hindi siya stable. It does not follow the, actually hindi naman talaga nagpapalo ang hydrogen ng octet rule, no? Pero kasi hindi puno yung kanyang orbital, 1s1 lang. So hindi siya stable, ano? Ganun yung kwento niya. So pag nag-form siya ng bond, mag-release ng energy, kaya mas stable yung hydrogen molecule. The lower the energy, the more stable the species, the chemical species, ano? Okay. Tapos ito pa yung isang sikat na figure. You will see this, ano, ginagamit din ito sa ano, sa quantum chemistry, ano? So imagine niyo, you have two hydrogen atoms, ano? So, ano ba yung magiging bond length, no? So imagine niyo pag malapit na malapit yung dalawang hydrogen atom and then both of the nuclei are positively charged, mataas na mataas yung energy niyan. Very unstable, di ba? Yung parang, di ba, positive charges kasi di ba attracts yung pag opposite, ano? Pero pag the same yung charge, ano ba, dalawang positive, di ba, they repel, ano? So, when they repel, ibig sabihin, mataas na mataas yung energy ng system. So, pag masyadong malapit, as you can see from the graph, no, from the graph, as the distance between the two hydrogen atoms approaches zero, the energy approaches infinity. Ganun yan, ano? Ito, pataas to, pataas. Pero pag, imagine niyo, pag dahan-dahan yung pinaghihiwalay, dahan-dahan nawawala yung energy, dahan-dahan bumababa. Parang ano, parang, imagine niyo, nakapaglaro na ba kayo ng magnets? Paglaro na kayo ng magnets. 'Di ba pag ano, pag pinaglalapit niyo yung magnet, tinutulak niya yung mga kamay niyo. Lalo na yung mga magnet ngayon, pag bumili kayo sa Shopee, ang lalakas na ng mga magnet ngayon, ano? Hindi na kamukha ng mga pinaglalaruan natin mga magnet noon. Masyado nang malalakas yung mga magnets ngayon. I don't know kung pinagawa kayo ng mga project sa physics and then you need to buy some magnets in Shopee para makagawa ng motor, no? Makapaglaro na siguro kayo ng magnet. Yung nararamdaman niyo sa kamay niyo, 'di ba? Yung energy. Pag pinaglalapit niyo yung magnet na ganyan, okay? Yung opposite yung polarity. Nakikita niyo tinutulak talaga yung kamay niyo, 'di ba? Pero dahan-dahan yung nilalayo, nararamdaman niyo nawawala yung tulak sa kamay niyo. So, ayun, bumababa nang bumababa yung energy, 'di ba? Bumababa nang bumababa yung energy. Until magiging zero siya, 'di ba? Pero there comes a times na ano, actually pag sinabing negative, ano? Pag sinabing negative, ibig sabihin nag-a-attract. Nagkakaroon ng attraction, di ba? So, of course, hindi medyo iba na siya din sa kamukha ng ginagawa natin sa magnet. Ang magnet kasi parang diretso lang, ano? Ito kasi may interplay siya ng positive at saka negative charge. Both the positive and negative charge are present pag mga hydrogen atoms ang pinag ano?
So, may nagkakaroon ng ano, as you can see from the graph, nagkakaroon, possible na magkaroon ng negative energy. So, 'di ba sabi ko nga sa inyo, pag mas mababa ang energy, mas stable, no? Tapos pag ano, imagine niyo naman pag medyo lumayo na yung distance, nag-a-approach naman siya ng zero. 'Di ba? Pag malayo-malayo ng dalawang hydrogen atom, wala na silang pakialam sa isa't isa, magiging zero na yung energy, ano? So, yung optimum, yung pinaka-stable na distance ng dalawang hydrogen atom in a hydrogen molecule is they found it at ano, 74 picometer, no? So, yun, yung optimum distance na yun, yun din yung na-observe ng X-ray. Pag in-X-ray nyo yung mga hydrogen molecule, yun din yung band length nila. Okay? So, I hope you remember this, ano, no? This figure. This is a classic figure, no? Although, siyempre, wala kasi kayong, wala, ang chem-en kasi walang p-chem-3, ano? Pero, ayun, nakikita nyo, hindi lang, hindi rin ito naaabot sa physics, ano? Wala rin kayong quantum mechanics. So, pero this is one of the, ano, one of the famous, no? Famous figures in quantum mechanics, in quantum chemistry. Itong sa hydrogen, ano, atom na to, ano? Diba? Kung bakit yung band length niya ay 74 picometer. Itong x-axis dito is the distance between the hydrogen atoms, ano? So yun yung explanation bakit 74 picometer yung ano, yung band length. Okay? I hope you're getting the ano, the essence of this ano, of this figure, no? Basta ang basic lang na kailangan yung malaman, pag mas mababa ang energy, mas stable yung molecule, no? So yung mababang energy kasi kanina pinag-usapan natin pag nag-form ng band, bumababa yung energy, ano? Tapos meron pang mas ano, detailed doon, ano? Yung distance ng mga atoms, no? So yung optimum distance ng atom, yung pinaka-stable, mangyayari 'yon if you have the optimum distance of the nuclei, no? So ito yung optimum distance of the nucleus hydrogen, 74 picometer. Okay? So that's going to be the band length. Okay, so ano bang importance ito? Bakit ba may mga band length? Ganyan. So ano kasi pag nagano kayo pag nag quantum chemistry o kaya nag quantum mechanics, ito yung ginagamit na ano, ito yung ginagamit na kasi may mga derived silang formula, di ba? Sina Schrodinger, yan, ano, yung kanilang mga H hat xi, tandaan niyo pa yung discussion natin last meeting, is equals to E xi, no? So pag sinolve niyo yon, pag nakuha niyo yung solution ng Schrodinger's equation, napipredict niya to. Napipredict niya tong band length ng ano, ng hydrogen. So, ito yung isa sa basis kung bakit acceptable yung Schrodinger's equation. Parang ganun, ano? So ito yung isa sa basis kung bakit totoo itong mga valence band theory. Parang ganun. Eh kasi ito you can confirm this experimentally. Meron lamang kayong X-ray, X-ray nyo lang yung hydrogen, ano? It's a different kind of X-ray, ano, hindi yung sa buto. It's a different kind of X-ray. Yung mga nakakapag X-ray ng okay naman ano, pwede rin siguro mga electron microscope, kita na ata yan, hindi lang ako sure, pero most probably makikita na siguro yung hydrogen. Mga electron pores ano mga ganun microscope makikita na siguro yung mga hydrogen atom and then you can easily confirm the distance between the nucleus or nuclei of the hydrogen, no? So naku-confirm kasi ito experimentally tapos pag din-derive mo using the Schrodinger's equation makukuha mo rin yung 74 picometer. Ganun yung significance nito, ano? Kumbaga parang halimbawa, 'di ba, yung mga theory ni Einstein, no, yung tungkol sa mga relativity, tapos naku-confirm nila using observation sa skies, parang ganito rin yun. Yun nga lang, in a much lesser way, you know, kasi mga ano to, mga molecules. Diba? Yung theory of relativity, they usually they confirm it, halimbawa sa mga eclipse, di ba? Parang ganito rin yun. Yung kami nito. Kailangan mo kasing may ebidensya ka, hindi ka pwedeng ano lang, puro istorya ka lang. Wala namang proof, di ba? Mayroon kasi yung ganun. So dapat talaga meron ka rin proof. So this is one of the proof na
tama yung valence band theory, tama yung Schrodinger's equation, no? Okay, so let's proceed to the sp3 hybrid orbital of methane. So actually itong sp3, or although si McMurray in-specify lang niya sa methane for simplification purposes, pero any discussion natin dito, you can extend this to any single band, no, na carbon compound. Okay, basta single band, sp3 yon. So bakit ba sp3 yung pangalan ng hybrid orbital? Okay, so kasi yung sp3 hybrid orbital, this is formed by combining 1s orbital and 3p orbital of carbon, no? Kasi kung natatandaan nyo, diba nung nag-ano tayo, electron configuration, no? Electronic configuration. Di ba ang carbon, kung tandaan nyo, 6 yung kanyang valence electron. That contains 6, 6 valence electron. Nun, 1s2, 2s2, and then 2p. Two p two, no? This is kaya six yung ano? Six yung kanyang electron, ano, ng carbon, ano? So ang valence niya pala is four yung valence electron ng carbon. Ito yung valence electron ng carbon. So ito yung ano, no? Ito yung magpo-form ng itong valence electron. Ito yung magpo-form ng bonds, no? Chemical bonds. So ang nangyayari kasi, basically yung s orbital, okay, at saka yung p orbital ng carbon, nagko-combine sila, no? Kasi 'di ba ito yung s, ito yung 2s, ano? Tapos ito yung p, 2py, 2pz, 2px. So nagko-combine sila. Okay? Kasi ang na-observe pag in-x-ray mo halimbawa yung methane, ang shape niya ay tetrahedral, no? Hindi mo naman pwedeng i-deny 'yon. So, tetrahedral yung shape ng methane, no? Probably siguro nung panahon na wala pang X-ray, they have other method para ma-confirm na tetrahedral yung shape ng methane, no? Probably they were going to use yung mga organic compounds na tertiary, no? Yung mahaba at tertiary siya. So, makikita nila talaga pag sp3 hybrid orbital, talagang tetrahedral yung shape ng molecule, ano? So hindi pwedeng s lang o kaya p lang kung tetrahedral yung shape, di ba? Kung tandaan nyo, itong p, di ba, ano yan, xyz, ano? So hindi siya tetrahedral, dapat magiging parang ganyan yung shape ng molecule, di ba? Yan, parang ganyan. Hindi ano, ito apat lang eh, no? So kumbaga hindi ganoon kasimple, ano? Hindi ganoon kasimple. So they think of other ways bakit siya naging tetrahedral. So si Linus Pauling, he used mathematics, ano, actually he used mathematics to show na ang nangyayari, nagkakaroon ng hybridization. Nagko-combine yung s, no, yung s orbital, nagko-combine yung sa sp3, ano, nagko-combine yung 1s orbital sa 3p orbital. Kasi 'di ba, ang p tatlo, xyz, ano? So nagko-combine yung tatlo, no, to form 4 sp3 orbitals. Kaya sp3 yung tawag dito kasi isang s tapos tatlong p, ay sp3, no? Tapos ang nagiging shape niya ay tetrahedral. So parang pagsamasamahin niyo to, tapos parang ano kasi magiging ganito, ano? Kasi 'di ba yung sa wave theory, merong negative tsaka merong positive. So pag kinumbine niyo tong halimbawa itong p dun sa s, magka-cancel out yung negative
makakancel out niya yung S. Yung blue, di ba? Pag yung blue, magsisira yung isa. So kaya maliit yung sa hybrid orbital, maliit yung isang portion, ano? Yung isang portion naman malaki kasi positive naman yung pink. So a-add yun doon, ano? So kaya ang nangyari, basically magkakaroon kayo ng apat na bands, ano? Ito yung naging result. So siguro medyo mas complicated yung mathematics. Actually, kumuha ako ng ano eh, kung nakakuha pa rin ako ng quantum chemistry, pero hindi namin inabot yan. Usually, hanggang hydrogen lang kami, hanggang dun lang din yung proof na nakita namin. Hindi namin naabot yung hanggang tetrahedral. Siguro, mas complicated na mathematics yan. These people are geniuses. No? Sina Schrodinger, 1935 pa yun. Ha? So, mahabang proof, siguro dapat medyo mas advanced yung mathematics kesa sa atin. Ano? Ganun. So anyway, basta basically kahit naman siguro papaano, ano, nai-imagine nyo na yun, hindi lang siya simpleng S, hindi lang siya simpleng P, kundi nag-combine yung S at saka P, kaya naging tetrahedral yung shape ng orbital. No? So ang isang hint dyan, ito kasi negative, no, yung blue negative, ito positive. So pag pinag-combine nyo siya, somehow nagiging parang ito yung nag-aano nagda-drive kung bakit nagiging iba yung shape, no, nung molecule, okay, nung sp3 orbital. Tsaka ang isang importante talaga dito, tandaan niyo, ibig sabihin ng sp3 kasi isang s orbital nag-combine siya sa tatlong p orbital, okay, ganun lang ibig sabihin ng sp3. So pag nag-combine yung s sa tatlong p orbital, walang mapoform na pi band. So pag walang pi band, wala kayong double band, wala kayong triple band. Parang ganun. That's the simple explanation for this. Ano, yun lang naman yung dapat yung tandaan. So basta meron, basta single band lang yung carbon-carbon band, it's an sp3. sp3 yung carbon na yun. No, sp3 orbital yung orbital ng carbon na yun. Ganun lang naman. Okay. Usually kasi ang test dito is papa-identify lang sa inyo kung ano yung hybrid orbital nung ano, nung particular carbon. So basta single band lang naman, it's an sp3. No? Pag nagkaroon kayo ng double band, as we discuss later, magiging sp2. Ganun, ano? And so on and so forth. So I suggest you try to read the book, no? So parang kung natatandaan nyo, almost 2 chapter lang naman yung tatapusin natin, no? Siguro first module chapter 1, tapos second module chapter 3. Yung kasing chapter 2 acid and base, no? So siguro unahin ko lang i-discuss yung chapter 3 para siguradong matapos natin, tapos kung may time pabalikan natin yung chapter 2. Parang ganun lang naman ata. Diba diniscuss natin yung syllabus last time, anong 3 chapters ang nakatoka sa ano, sa Chem 141. Mabilis kasi. Ilang buwan lang tayo. Ay, isang buwan lang pala. Halos isang buwan lang. Eh, we're always almost on the middle. Ano? Matatapos na naman natin yung chapter 1. Almost tapos na naman natin yung chapter 1. Any question? I might not be mentioning the detail, ano? Pero nandoon din lang naman sa libro. So pakibasa yung libro, please. Pero basically, yung importante lang naman din talaga dito, pag sp3, ibig sabihin, meron kayong 1s orbital na nag-combine sa 3p orbital. Tapos, yung magiging shape niya ay tetrahedral. Tapos, itong sp3, ito yung sa mga single band na carbon. Carbon to carbon, single band, sp3 automatic. Ganun lang naman yung kadali. No? So, dapat kasi hindi nyo nakakalimutan eh. Pag nakalimutan nyo kasi, yun pa din yung isa doon. Dapat stock knowledge nyo yan. Pag sp3, single band. Ang ibig sabihin ng sp3? Isang S, tatlong P. Ganun lang yun. No? Anong shape? Tetrahedral. So mamaya makikita nyo, pag sp2 naman, iba rin yung shape niya. No? Trigonal planar.
Okay, so in terms of angle, the tetrahedral band angle is 109.5 of netting. Yun. Tapos yung kanyang band length, kung kanina mga 74 pm, ito, picometer, no? Ito 109, yung distance ng carbon sa hydrogen, no? 109 picometer. Ano nga to? Bakit anong consequence ito? Bakit natin minemeasure? So ginagamit yan to confirm kung tama nga yung Schrodinger's equation, ano? So, yun. Makikita yan sa X-ray, tapos pwedeng ma-confirm din using manual calculation using the Schrodinger's equation. So, 109 picometer. Pero siguro mas complicated na to. Sabi ko nga sa inyo, tumitigil kami sa hydrogen lang. Nagsisimula at natatapos sa hydrogen, sa H2 lang. Ito siguro, pag halimbawa nag-PhD kayo sa quantum mechanics, yung mga ganito, ano? And then the band angle, yan, kailangan tandaan nyo. 109.5. Ito yung shape niya, ano? The tetrahedral. Imagine nyo naman, ang ganda naman yung drawing, di ba? Wala, ganang kita niya sa camera. Models, ano? Parang ganyan yun, yung metal. Ayan yun. No? Yun yung model ng methane. Tetrahedral. Tetrahedral kasi parang yung shape niya parang pyramid. No? Parang pyramid siya pero di ba pag nilagay nyo ito ng wall, parang pyramid siya, di ba? Parang ito yung pinaka-skeleton ng pyramid. Tapos doon sa corners, nandoon yung mga hydrogens. Okay? Diba parang nag-combine kayo ng ano ng XYZ na dumbbell shape tapos meron tayong S sa gitna, no? So dapat ang ina-expect nyo hindi ganito yung magiging shape, 'di ba? Dapat siguro meron dito sa baba tapos apat doon, ano? Eh kaya lang apat na bands lang yung na-perform eh. So ito yung naging result and then Linus Pauling show mathematically kung bakit ito nangyari. No? Of course, we're not going to go into that. Pero this is the SP3. Huh? Ito yung SP3. SP3 kasi na-form siya mula sa isang S at saka tatlong P. Question so far. And then let's try to take a look at the ano sp3 hybrid orbitals of ethane. So kanina kasi puro carbon hydrogen bands pa lang yung nakita natin pero sp3 din yun. Ano, ito sp3 din kaya lang right now sa ethane, yung ethane kasi it contains two carbon, so magkakaroon tayo ngayon ng ano carbon-carbon binding. Yun. So, as you can see from the drawing, ano, yung carbon-carbon band na mapoform natin ay sigma band. Kasi kamukha nung sa hydrogen kanina, symmetrical din siya. No? Symmetrical din siya. So, this is a sigma band. Ang tawag dyan, sigma band. Yung carbon-carbon band na mapoform sa ethane. Okay, tapos SP3 din, ano? Pero if you're going to take a look at the angle, hindi na siya 109.5. Yung angle na ano, no? Yung carbon-carbon hydrogen. Of course, for you to form an angle, dapat tatlo yung atoms mo. Hindi ka pwede mag-form ng angle na isa lamang yung, dalawa lang yung atoms mo, ano? Dapat tatlo. So yung carbon-carbon hydrogen, hindi na siya 109.5. 111.2 na. Okay? So bakit lumaki? Kasi relatively kasi mas malaking atom yung carbon compare sa hydrogen. Ano? Hindi sila pare-parehas. So yung hydrogen, no, kasi may hydrogen dito sa kabila,
pinupush niya, yung electron cloud ng hydrogen, pinupush niya tong hydrogen na to. Kaya medyo mas bumubuka ng konti. Di ba? Ganun yan. Kasi pareho silang negative charge, kaya pinupush niya pala yun. Kaya bumuka ng konti, 111.2. This is the ano, carbon-carbon kasi kaya 154 picometer. Ano, medyo mas malayo yung band length. Okay? Pero ayun, sp3 pa rin yung hybridization. So kasi single band, no? So basta may single band, sp3 yan. Ako ganun lang naman yung tinatandaan ko. Ang mahalaga kasi dito, matandaan nyo, ma-identify nyo, ano ba yung hybridization ng carbon na to? No? Kasi single bond siya with the other carbon, forms a single bond with the other carbon of ethane. So this is an sp3. No, sp3 itong carbon na to. Ito naman, nakakabit siya sa tatlong hydrogen, no, aside from the carbon-carbon bond. So sp3 din to. 'Di ba? Ganun lang naman 'yun. Anong ibig sabihin ng sp3? Isang s, tatlong p. Ganun lang naman 'yun. Hybrid, no? Pinagsama-sama. Sigma band. Sigma band naman symmetrical. No? Pag yung na-form na band from sp3 hybrid orbitals, ang tawag doon sigma band. So sigma kasi symmetrical, no? Symmetrical siya with respect to this axis, di ba? Lang naman yung mga dapat yung tandaan, ano? It's not really complicated. You really just need to remember. Ganun lang naman 'yan. Okay, we have here some exercise. Problem 1.8. Draw a line band structure for propane, CH3, CH2, CH3. Okay. So, can you do this? Can you get some paper? So, alimbawa, gawin natin itong line. Pag sinabing line band structure, yung may mga lines, ano? So, alimbawa, you draw the carbon, no? Tapos you have three hydrogen. So, you have 1, 2, 3. Of course, alam niya naman siguro ito ng high school, ano? Tapos, ito another carbon. 1, 2. Dalawa kasi, di ba? CH2. Then another CH3. So, ganoon naman ulit. Ito yung basic na line band structure. And then if you're going to check yan, di ba? Is bawat carbon may apat na bonds, no? Bawat carbon may apat na bonds. Bawat hydrogen, isa-isa lang yung bonds, no? So this is our propane, ano? So predict the value of its band angle. So balikan niyo lamang yung PowerPoint, no? So kamukha nung sa ethane. So most probably ito, anong ilan to? 112.1. Kanina. Ayun, ano? 111.2 pala. 111.2. So, ganun din dito. Ito rin, 111.2. Ano? Ito rin, 111.2. The same. Itong nasa gitna, most probably ito, siguro tetrahedral to, ano, 109.5. Ito kasi, since naging 111.2, maapektuhan din yung angle dito, ano? So, predict the shape of the molecule. So, gawa tayo ng model, halimbawa, ito yung, we have three carbons right here. Carbons. Pindutuin ko lang yung tatlong carbon. Okay, so the two, ang theory is siguro ano, mas malalayo yung mga hydrogens, ano, sa bawat hydrogen. Gagalaw nyo lang kasi ano, negatively charged yung mga yan, so nagre-repel sila, ano, yung sila lang na medyo malalayo. So, not really sure kung yan na yun talaga yung actual ano. So how do you describe the shape of this molecule? Kasi predict the shape daw. Anong shape nito? Hindi pa siguro ng galaw.
Yan. Yung shape niya. Magpalagay niyo yung shape. Ano ba magandang description ng shape nito na mas interesting? Nakita niyo ba? Can you see the, ano, the video? Can you describe the shape? Anong shape niya? Hmm. Iba ko ano na nakikita ang shape. Ano nakikita niyo ba? Yan, nung college kami, sabi, bakit ganun? Puro baka lang na shape yung nakikita ko. Mukha bang baka? Yung iba sabi, aso daw. Parang poodle, ano? Masaya yung tanong na yun ni McMurray. Anong sabi sa ano sa solutions manual? Could you check the solutions manual kung anong shape yung description niya dito? Is it V-shape? Pwede rin V-shape, di ba? Yung V, oh. Do you have a solutions manual? So, anong shape ng ano ng propane molecule according to McMurray? Pwede siyang parang poodle, di ba? Tantayin niyo lamang to. Kasi ito yung ano niya, ito yung buntot, no? Kasi ito yung head niya. Parang poodle, ano? Sabi ng iba, puro baka lang daw yung nakikita nila. Kahit na daw anong gawin ng teacher nilang model, pag nagtanong na daw ng shape, puro baka lang daw yung nakikita nila. So, check na lang sa ano, no? Sa solution ng mga nila. Do you have any question regarding ano, problem 1.8? Convert the following molecular problem 1.9. Convert the following molecular model of hexane, a component of gasoline, yeah, di ba? Into a line band structure. Gray is carbon. Ito. This gray is carbon. Ivory is hydrogen. Yung white is hydrogen. Ano? So convert the following molecular model, a component of gasoline, into a line band structure. This is the line band structure yung ganito. Kaya niyo gawin? Kaya niyo convert this to a line band structure? Ah, madali lang yan. Ano? Kaya niyo. Kamukha din lang yung ginawa ko sa taas. Of course, wala naman kayo sigurong model. Sinong may model, may ano, organic chem model? Meron na ba yung mga ganito sa Shopee? Dati kasi sa National kami bumibili nyo yun. Sige, saan na sa bin? Gagawin ko ng bin na. So, since ginawa ko na yung 1.8, ito na lang 1.9. So, gawin nyo lamang yung kanyang line band structure, similar to this one, no? Tapos, picturean nyo, tapos upload nyo na lang saan. Upload nyo sa bin, ha? Sa BBM. Gawin ko ng bin.
Ito na tayo. Madami-dami. Five. Let me check your attendance habang ginagawa nito. Texane lang naman yun. Daniel Rain Acantilado, please say present. Miss Daniel, wala. Alaysa Ansano. Present. Alaysa Ansano. Do you have a mic? Hello, Alaysa. Parang may tumunog. Ikaw ba yun, Alaysa? Aryan Barayang. Present po. Franz Rabin Batain. Present po. Claire Angela Corpus. Claire. Angel Jane Defad. Angel. April Joy Gonzalez. Kirsten Elise Sanchez. Present po. Diana Tolentino. Present po. Apat lang. Sino pa yung isa? Alaysa Ansano, wala ka mic. Chat ka nga. Chat ka sa Zoom. Ayan si Alaysa. Akin, Alaysa. Okay, so let's continue our discussion. Ano, tapusin natin yung SP3, SP2, SP1. Ano na to, no? Okay, so next is the SP2 hybrid orbitals of ethylene. No? So, syempre, the SP2 hybrid orbital is made up of 1 S orbital and 2 P orbitals. Kaya nga SP2, no? Ulitin-ulit natin, no? 'Di ba yung electronic configuration ng carbon, 'di ba 6 ang kanyang electrons, ano? 6 ang kanyang electrons. So yung unang dalawa, 'di ba carbon 6 electrons, no? So yung unang dalawa sa 1s2. Tapos yung susunod sa 2s2. Tapos meron tayong 2px, 2py at saka 2pz. So ito tig-isa, ito isa, no? So anong nangyari para ma-form yung SP2, nag-combine yung 2S at saka yung 2P. Kung alin man dito sa 2P, pwedeng yung 2PX at saka yung 2PY. So itong tatlo, nag-combine sila to form your SP2 hybrid orbital. No? Isang S, ito yung S na isa, tapos dalawang P's, kaya SP2. Okay? So nakikita nila, no, by using x-rays, no, ang nakikita nila usually sa mga compounds, specifically sa ethylene, trigonal planar. Tandaan niyo pa yung mga trigonal planar, yung mga tetrahedral, yung gen chem, no? So nakikita nila pag merong sp2 kamukha sa ethylene, trigonal planar yung shape ng molecule. It belongs to a plane, kaya may planar, ano? Parang triangle. Okay?
So kasi nga ang nagbind lamang ay yung dalawang P lang. So may natitirang isang P. Ito hindi siya na hybridize, no? So it does not ano, not hybridize. Hybridize, not hybridize. Itong isang P, no? So yung isang P makikita niyo itong kulay pink yan yung nasa taas, no? So ang mangyayari diyan, pag nag-form to ng sigma band, itong halimbawa itong sp2 na isa, pag nag-form siya ng sigma band sa another carbon, magkakaroon ng overlap itong mga p not non-hybridized p orbital. So yung overlap nila, magpo-form din ng band. Ang tawag naman dun sa band na yon ay pi band. Kasi pareho silang p. 'Di ba? Pareho silang p orbital, kaya ang tawag ay pi band. 'Di ba? Yung ano naman, yung s sigma symmetrical. Ito naman, p orbitals kasi, dalawang p orbitals kaya pi bands. Na-imagine niyo? So, ano yung 90 degrees dito? Yung 90 degrees dito, yung angle nung p kasi itong p na sa taas ano, doon sa plane. So 90 degrees siya from the plane. Pag p parang ganito kasi yun. Itong maliit. Itong maliit, halimbawa ito yung ating sigma band, no? Kasi ito yung, itong mahaba, itong mahabang payat, ito yung ating pi band. Ito yung sigma band, ito yung pi band. So, may double band. So, dapat dalawang mahaba. Tama siya. Ito na lang. Pag double band, just want you to show the ano, bakit siya nagiging trigonal planar? Bakit siya nagiging plane, no? Ayan. Double band. Ano? So ito yun, parang plane siya, ano? Tapos kung nilagyan niyo ng mga hydrogen, 'di ba? Ang ethylene ay C2H4. Ganun, ano? Yung sinasabi ko sa inyo, trigonal planar, ito yon. Ito. Ano, isang plane sila. Yung apat na atoms, isang plane sila. No? Kung nilagay pa natin yung dalawang hydrogens, yun, isang plane pa rin sila, di ba? Na-imagine niyo yung isa, pag sinasabing isang plane, di ba, 2D molecule lang sila, two-dimensional molecule. Of course, hindi niyo tiko consider itong banda ito. Maliit na maliit lang naman yung distance nyo. So, yan, di ba? This is trigonal planar. 2D lang siya. Kanya? As compared dun sa halimbawa yung methane na 3D tetrahedral, di ba? Ito 2D lang. O kaya yung ethylene. So, mas madali kasi gawin yung ethane, ano? Kasi ako magaling mag-imagine. Tama ganito. Tama, mila ako ng model dati.
Nahihilo ko sa teacher ko dati. Anyway, pag may ganito, mas madali. Diba? Yun. Ito yung ano, ito yung ethylene. Yan, may double band. Ano? Ito yung double band niya. Ito yung double band niya. Pero as you can see, yung shape ng molecule is two-dimensional lang. Diba? Trigonal planar. Planar. Plane. All the atoms are in a single plane. As opposed, halimbawa, dito sa methane. So as you can see, three-dimensional siya, di ba? Meron na sa likod. Halimbawa, nilagay ko lahat siyang ganyan. So actually, yung carbon, nakaurong na siya, ano? Tsaka yung isa pa dito, malayo. 3 dito. Ito, 2D lang. Ganun yung nangyayari dito ano sa sp2 sa ethylene ano sp2 ibig sabihin isang s nagko-combine sa dalawang p kaya sp2 no isang s orbital nagko-combine sa dalawang p orbital kaya sp2 tapos merong isang p orbital na hindi hybridized ito yon ito yung halimbawa ito yung double bond niya hindi siya hybridized so anong nangyayari diyan since hindi nga siya hybridized, nagpo-form siya ng pi band yung nasa ibabaw. So as you can see from the ano from the drawing here, the unhybridized p orbital overlaps to form the pi bands. Kaya pi band 'yon kasi p orbitals na nagcombine or the second band in a double band. Okay? That's the pi orbitals. So pag ito, 'di ba? Ito. Magkalapit kasi sila yung dalawang p orbitals kasi itong munang dalawa itong dalawang green pag nagcombine sila magpo-form sila ng sigma band kasi symmetrical band di ba ito yung sa baba yung dalawang green so ayun ito yon sigma band di ba tapos yung sa taas kasi may dalawang p orbitals na hindi hybridized okay magpo-form sila ng pi band so pi band kasi p orbitals na combine kaya pi no sigma symmetrical. Yung carbon to carbon, sigma yan. Any question? So if we're going to take a look at the angles, hindi ko naman siguro kayo in-expect. Siguro yung 109.5, okay na yun. Yun na lang i-memorize yung 109.5. Ito, nasa ano naman, ano? Nasa PowerPoint naman. I-upload ko mamaya yung PowerPoint. Yung angle between hydrogen, carbon, and another carbon na naka-double band is 121.3 degrees. Tapos between hydrogen and hydrogen in a double bond in a sp2 carbon is 117.4 degrees. Okay? So ito yung tandaan nyo. Kasi ang tanong nga palagi is ano yung hybridization ng mga bonds, no? So basta meron double bond, automatic itong carbon na to ay sp2. No? Tapos tatanungin kayo kung anong tawag dun sa second band, this is known as the pi band. Okay? So, halimbawa, tinatanong kayo, true or false, yung bang pi band, yung mga orbitals na nag-combine sa pi band, hybridized or not hybridized? So, they are not hybridized. They are simply p orbitals. Yun lang naman yung kailangan yung tandaan dito. Do you have any question? Di ba kayo nalilito? Kapakadali lang naman, di ba? sp2, ibig sabihin, isang s, dalawang P. Now, ay tatlo yung P. Merong isang P na hindi nag-hybridize. Kumbaga, parang single siya, hindi siya nag-asawa, parang gano'n. Ano? So, pero, parang meron siyang ka-MU. Now, pag nag-form yung sigma band, parang yung friends of friends nung nung mga sp2, no, nung mga hybridize, naging, sila yung naging close kasi pareho silang ano, single, di ba? Parang gano'n. Ano? Pi band. Parang ano lang. Parang friends lang naman talaga sila. Kaya 5 bands. F, ano? Okay? Nakukuha ba yan? Sabi ko nga sa inyo, usually ang question lang naman dyan, i-identify nyo kung sp3 or sp2. No? Tapos some information regarding 5 band, paano siya napoform from unhybridized p orbitals. Siguro alam nyo naman ibig sabihin ng hybridized at saka unhybridized. Pag unhybridized,
wala siyang asawa, di ba? Wala, hindi siya nag-combine sa S. Ganon. Parang ganon. It's relatively simple. Tsaka tingnan nyo yung structure niya, plane, no? Trigonal planar. Plane, plane lang yung lahat ng atoms nasa plane. Kamukha ng model natin kanina. No? Kamukha ng model natin kanina. Question? So, draw the structure of formaldehyde. You're familiar with formalin? Nakarinig din yung formalin? Hindi ko kasi alam eh. Sa pag-iimbalsa mo po ng bangkay. Yeah. Oo, ganun. Ano? Sa ano ba, sa MCL, meron kayong biology, biology lab? Nag, oh, parang wala, no? Hindi kayo nag, ano, hindi kayo nag, nagkakalkal ng mga pusa na nakababad sa formalin na mababaho. Mabuti na lang. Malansa yun. Nakakasok ka. So ang formaldehyde, actually, ang pure formaldehyde ay gas molecule. Ano? So yung formalin, yung pang-preserve ng ano, ng mga specimen, yung bago pang ano, ng bangkay, ano yun? Solution siya. Solution siya ng formaldehyde. So water plus formaldehyde. Nakalimutan ko na yung percentage. Parang mga sa 20%. 20% solution ng formaldehyde on water. Yun yung formalin. No? So commonly used in biology as tissue preservative. Formaldehyde, CH2O, contains a carbon-oxygen double bond. So, given naman na may double bond daw. So draw the electron dot and line bond structure of formaldehyde and indicate the hybridization of carbon orbitals. Ako kasi sa organic chem, hindi na ako nagbibilang ng mga electrons. Dinodrawing ko na lang agad. So I hope kayo din. Ganun, ano? So syempre, palaging carbon yung nasa center. Ang formula natin ay CH2O. Isang carbon, dalawang hydrogen, isang oxygen. Ano? Tapos sabi dito, meron daw double bond between carbon and oxygen. So siguro, unahin na natin yung double bond between carbon and oxygen. Ganyan daw. Ano? Tapos, carbon will form four bonds. Meron na tayong dalawa. So dagdag na lang natin yung dalawang hydrogen. Ano? So as you can see, the carbon follows the octet rule. Ang problema na lang natin yung oxygen. So this is the, of course, this is the line bond structure na agad. Ano? So dagdag na lang natin yung dalawang lone pair ng oxygen. Ito na yun. Ito na yung line bond structure niya. Okay? Yung electron dot, so palitan nyo lamang yung mga lines ng ano ng dots, no? Nauna yung nauna nga lang ano, carbon, ito. This is the this is the electron dot. Okay. Any question regarding the ano electron dot and line bond structure of formaldehyde? Indicate hybridization of orbitals. Of the carbon orbitals. So anong hybridization nito? So far, dalawa yung napag-aralan natin. SP3 ba siya or SP2? May double bond. Anong hybridization friends ng carbon na to? SP3, SP2. May double bond. Anyone? Pag may double bond, matik na SP3 or 2. Anyone? May double bond. Yeah, very good, Eliza. SP2. Ha? Pag single bond, SP3. So this is SP2. Mas tama ata yun. Ano ba mas tama? Anyway, basta SP2 yung sagot. Ano? SP2 yung sagot. Check ko na lang kay Macmar kung naka superscript. I-check na lang. O SP2 lang talaga. Tanda ko hindi naman naka kasi pag yung anyway, check na lang kay Macmar, hindi ako sigurado pa. So the hybrid the carbon orbital hybridization is SP2. So yung carbon na yun is SP2. So ibig sabihin, itong mga bands na to, orbitals, itong mga bands na to ay SP2. No, lahat 'yan, tatlo na 'yan. Di ba? Puro SP2 'yan.
Tapos ito, isa nito, anong tawag dito? Anong tawag doon? Sa double band na isa. Sa isang band sa double band, anong tawag doon? Anyone? Come on, kaya niya yan. Ano ba yung nagpo-form ng band na yan? Di ba mga p orbitals? Anong tawag dyan? Okay, very good. A superscript daw. Very good. Anong tawag dito? Dito sa banda to? Nasa ibabaw. Generally, nasa ibabaw. It is formed from non-hybridized, not hybridized p orbital. So this is known as the, anong tawag doon sa band na yun? Yep, that's the pi band. Ano? It's the pi band. Okay, let's proceed. Ano mong alam nyo na? Madali lang naman, di ba? Mamaya we'll have some more challenge. Problem 1.10. Draw a line band structure for profene, CH3CH double band CH2. Indicate the hybridization of the orbital on its carbon. Predict the value of its band angle. Okay? So first, let's draw the line band structure of profene. Tama. Dito banda ano? Dito banda. So meron tayong carbon, tatlong hydrogen. Ay, sorry. Tapos we have another carbon. Tapos meron tayong double bond. Another carbon. You know, this one contains two hydrogens. This one contains one hydrogen. So this is the line band structure of profene. Okay. Ano yung una? This one. SP2, SP3. SP. Wala pa naman tayong nag-discuss ng SP. Anong hybridization ng first carbon? Tingnan nyo lang yung band niya between the neighboring carbon. So single band. Ano siya? Ang single band. SP3. Very good. Very good, friends. Very good, Eliza. No? Very good, Diane. So this, the first one is SP3. What about this one? The last carbon on the other side. Oh, may double bond. So yung carbon sa dulo ay, ano, SP2, SP3. SP2. Very good, Diana. Very good, friends. This is SP2 na. When I say SP2 to, ibig sabihin itong sigma band dito, itong sigma band diyan, they are SP2 ano, itong sigma band na to, SP2 rin 'yan, ano? Tapos ito pi band naman kasi. So these are sigma band na. Sigma band diyan. Angles. So ito, medyo kasi carbon yung nakakabit. Ano? So pakicheck nyo na lang sa ano? Pakicheck nyo na lang sa PowerPoint. Hindi ko rin talaga memorize. Tapos hindi na rin naman kasi ito 109.5. Pero malapit sa 109.5. Ano? So pakicheck nyo na lang yung mga value ng mga angles. Ang mahalaga dito yung ano? Yung hybridization. Okay? Do you have any question regarding problem 1.10? So kung wala, I would like you to solve, no? Question ata. Okay. Kung wala, I would like you to solve problem, ano? Problem 1.12. Sige, and then, 1.11 muna. 1.11 muna. Baka kasi mabigla kayo. So 1.11, so try to solve problem 1.11. Draw a line band structure for 1,3-butadiene. Parang ganito, ano? So get some piece of paper, tapos drawing mo yung kanyang line band structure. Tapos, indicate the hybridization of the orbitals and its carbon. Okay? So ano to? Ito, tsaka ito, tsaka ito.
Anong SP2 o SP3? Okay? Dali lang naman, ano? Madaling-madali yung sa una. Ayun sa pangalawa. Ano kaya sa pangalawa? Sige, yung huli na lang yung papagawa ko sa inyo. Gawin natin itong pangalawa. Ito, ano to? SP2, SP3. Obviously, this is, wala namang problema to. This is SP. SP2. No? SP2. Kasi may double band. Ito. Ito, tandulo. Sadali, tandulo. Problema, problema. SP2, SP3, may double band. Obviously, SP3 rin yan. No? Ito, medyo mahirap. Meron siya single band, tapos meron siyang double band. So, ano to? Once meron kayong double band, kahit isa lang, automatic na SP2. No? Kasi kita nyo, bilangin nyo yung bands niya, tatlo lang. Isang carbon-carbon, tapos dito sa double band, isa, tapos meron sa hydrogen. So, tatlo lang yung bands na na-form niya. So, SP2 lang yun. Yung isa kasi, meron din siyang isang pi band na nag-combine dito sa pi band dito. So, ibig sabihin, meron siyang isang P na not hybridized. Unhybridized, no? Na SP2 rin to. It follows na itong C na to ay, ano? SP2 rin. Diba? Question. You can double check this, ha? Meron namang solutions manual. Okay. So, ang papagawa ko na lang sa inyo ay itong problem 1.12. So, following is a molecular model. Excuse me po. Saan po makikita yung solutions manual po doon sa McMurray book po? 10 part sa dulo po? Meron ata sa dulo. Oo, meron sa dulo. Parang meron sa dulo. Okay po. Thank you po, sir. Problem 1.12. Following is a molecular model of aspirin, acetyl salicylic acid. Ano? So this is a mga iniinom dati ng mga bata, ano, kung may masakit. Parang ngayon ay ano, ano ba to? Similar dito. Yung paracetamol. Ano? Parang ganun. Similar sa paracetamol. Pain reliever. So identify the hybridization of the orbitals on its carbon atom in aspirin and tell which atom have the lone pairs of electrons. So, yun. So isasabihin niyo lamang yung hybridization ng mga carbon. No, yun na lang sagutin niyo. Ito na lang muna ng ano, hybridization ng mga carbon atoms. So how many carbons do we have? 7, 8, 9, ano? So sabihin nyo lamang kung SP2 or SP3. Wala pa naman tayong SP, no? Bawat carbon. So picturean nyo na lang tapos attach na lang yung picture ng solution. Gawin nyo muna bago nyo tingnan yung sagot para ma-check nyo kung naiintindihan nyo. This is aspirin. Basically, tandaan nyo lang basta meron double band, it's SP2. Gawin nyo yung ano, line, ano na lang, line structure. Yes, of course, you need to draw the line structure. The red one is oxygen. This is oxygen. No? The red is oxygen. The white is hydrogen. Kailangan nyo i-drawing yung, ano, yung structure. Kasi pag hindi nyo din, paano nyo ma-identify yung kanyang hybridization?
Okay, paki-screenshot nyo na lang. Gagawin ko lang ng bin, yung 1.12. Touch niya lang yung solution niya, yung picture. Dali lang naman yun. Ilan ang naiba? Ilan ang naiba? But better... Bali, yung sagot nyo lang dito eh. Palagay nyo lang ng SP2 or SP3. Yan ang problem 1.1. Okay, let's proceed. Pusin na lang natin and then saka nyo lang tapusin yung exercises. Ano? Mag-aano na kasi magpo-4. Ano nga ba tayo? 1 to 4 lang tayo kasi yun. So this is our last topic. The SP hybrid orbital of acetylene. Yung acetylene turf, yun yung ginagamit doon. Ano? Tapos, noon kasi, ano nga ba? Gumagamit kami ng what do you call that compound? Calcium carbide, CaC2. Yung Tagalog nun ay... Ano yung ko nun? Tagal na kasi hindi nun. Calburo. Yeah. You can, dati you can buy calburo sa palengke. Ano? This is used to ripen the banana. No? Ilalagay sa... Balimbawa, meron kayong saging, galing sa farm, tapos hindi pa siya hinog, gusto niyong mabilis mahinog. So,
inaano lang, no? They are stored together with calburo, calcium carbide, CaC2. Okay? Yung calcium carbide na yon, pinaglalaroan din namin yun nung bata kami, no? So, pag nilagyan mo kasi yun ng tubig, merong sumisingaw na gas. Tapos, pag yung sumisigaw na gas doon is acetylene, C2H2. No? So, yun yung talaga siguro naabutan, no? Pero dati, gumagawa pa ng kanyon from Kawayan. So, lalagyan mo lang yung kalburo doon sa Kawayan, tapos bubusan mo ng tubig, tapos lalagyan mo ng apoy, no? Pumuputok, sumasabog, no? So, kasi pag nasusunog yung acetylene, tumasabog siya. Nakakita naman siguro kayo ng Canon sa mga movies sa YouTube, no? Ganun-ganun yung mga laro ng unang panahon. Calburo, calcium carbide. Natutuwa din kami yan kasi pag hinagis mo sa tubig, bumubula siya ng bumubula. It's the acetylene. No? Acetylene yung bumubula doon. So, nagpupulis kasi. CaC2, when it reacts with water, it forms yung hydrogen ng water kinukuha niya, nagiging acetylene, C2H2. No? So, yung acetylene, kung tandaan niyo pa, meron siyang triple bond, no? So, since may triple bond siya, ibig sabihin, dalawang pi bond yung napoform pag meron kayong triple bond, no? So, ibig sabihin, pag dalawang pi bond yung napoform, dalawang p orbital yung hindi nagbabind. Diba? Kailangan nyo ng dalawang p orbital, bawat atom ng carbon na hindi siya mag-hybridize. So, kaya yung sp, hybrid orbital ng acetylene, ang ginagamit niya, isang s at saka isang p. Okay lang ba? So, a carbon 2s orbital hybridizes with only a single p orbital. Imagine nyo? Ayan. Ito yun. Ito lang yung ating hybridization. One sp orbit, another sp hybrid. So, basically, parang you're going to form two bonds. So, generally, sa acetylene, yung isang band, it will form a band. One orbital will form a band with hydrogen. The other orbital, no, sa acetylene, will form a band with carbon. Okay? Kasi acetylene is C2H2. This is acetylene. So, yung dalawang sp, pag nag-form sila ng band, it will be a sigma band. No? Tapos yung ito, kita nyo itong mga p, not hybridized p orbitals, magkakaroon din sila ng overlap, tapos magpo-form sila ng dalawang pi bands. No? Okay? Do you have any question? So, the two pi bands of acetylene. Naintindihan ba to? Itong dalawang sp orbitals, magpo-form sila ng sigma band. Ayan. Yung green. Ayan, sigma band, symmetrical band. Tapos, meron dalawang p orbitals na not hybridized. So, mag-overlap yan. Tapos, magpo-form sila ng dalawang pi bands. No? Ito yung dalawang pi bands na naman. Okay. So, ito naman, linear. Linear naman ng acetylene. No? Yung kung tandaan niyo yung sp2, ang kanyang shape ay trigonal planar. Ito namang acetylene, ang shape niya ay linear. So 180 degrees, no? Linear siya. Do you have any question regarding the sp bands of acetylene? How many pi bands does acetylene have? Does a triple band? Kasi triple band kasi yan, triple band. So yung dalawa dyan, pi bands. No, yung sa taas, yung sa gitna at saka yung sa taas, they are pi bands. Yung sa baba, sigma band. Okay lang? Actually, napakadali lang yan. Sana hindi lang kayo nabobored. Minememorize lang yan, tinatandaan lang. Wala namang complicated. Kailangan, lang siya. Yun lang yun. Para ka lang nanonood ng painting. Para lang dapat alam mo lang yung title ng painting. Ganun lang yan. Basta may triple band, SP. So, tatlo na yung pamimilihan nyo kasi kanina SP3, SP2. Ngayon, may SP na tayo. No?
Do you have any question? Yun. So, itong table na to, this show the strength, the band strength of each band, no? So, halimbawa sa methane, SP3 to ano, SP3 yung methane. So, yung band strength niya ay 439 kilojoules per mole. Okay? So, sa ethylene, yung ethylene meron siyang double band. This is SP2, ano? SP2. So, as you can see, siyempre double band, mas mataas yung kanyang band strength. Yung carbon-carbon niya, ano ba yung sa methane? Ah, ito ay carbon hydrogen. Compare natin yung ano, yung carbon-carbon. So 377 yung sp3 sa ethane. Sa ethylene, yung CC band na sp2 ay 728. So, yun, generally mas mataas syempre yung band strength ng double bond, no? Then sa acetylene, yung carbon-carbon ng acetylene ay 965. So mas syempre triple bond. So mas mataas yung kanyang band strength, ano? 965. Ito naman, ano lang naman, conversion lang naman yan, di ba? Conversion lang itong kilocalorie per mole. So basically, i-divide nyo lang ito ng 4.184, you will get these values. Divide nyo lang ng 4.184. Band length, syempre, pag mas stronger, mas shorter yung band length, di ba? So tingnan nyo. Yung sa ethane, mas mahina yung kanyang band strength, so mahaba yung kanyang, relatively mahaba yung kanyang band length, 154, as compared to sa band length ng ano, ng ethylene, na may double band, ano, 134. Sa triple band, 120 na lang. Ito nyo yung trend, ano? Pag naging double band, umiikli, pag naging triple band, lalong mas maikli. Diba? Yung sa hydrogen, wala nang masyadong epekto yan, ano? Kasi hindi naman siya nagkaka-double band. Nababago lamang yung kanyang hybridization, ano? Pero wala namang epekto sa band lang. Kasi carbon hydrogen lang. Single band din pare-pares. Ano? Strength, hindi rin masyado nagbabago. Ano? Mas pronounced yung changes sa double band, triple band ng carbon-carbon. Questions regarding band strength and band length of single band, double band, and triple bands? Malinaw naman, am I presenting this to you in a simplified manner? Naiintindihan naman? I hope so. Okay, very good. Question? Question pa ba? So problem 1.13. Draw a line band structure for propylene. CH3, C triple band, CH. Indicate the hybridization orbitals of each carbon. Predict a value for each band angle. Ayan. Kayang-kaya na itong gawin, ha? This is your final assignment for today. So identify nyo lang. Itong unang carbon, ano ba siya? SP2, SP3, SP1. SP. No? SP na lang. Yung pangalawang carbon, ano to? SP2, SP3, SP. Pangatlo, SP2, SP3, SP. Ganun lang ha. You can also indicate the band angle. So ano band angle between the two carbons? Yung may triple band. Anong band angle dun sa ano? Dun sa this one. Anong mga band angles dun sa mga hydrogens? You can also indicate that. Kahit approximate lang. Of course, you can use 109.5. May lang naman siguro yun. Either, pamimilihan nyo na lang sa band angle, 109.5 o kaya 180, no? Yun na lang indicate nyo. 109.5 or 180. Do you have any question regarding problem 1.13? Kaya ba to? Kaya gawin yung problem 1.13? Propene. Actually, this is propylene. No? Mas familiar. Ayoko siyang tawagin propene kasi medyo nakakalito siya doon sa may double band yung propene. Propene din kasi yun.
Propine. Propine ba ito? Pwede siguro propine. Pero mas maganda, propylene na lang. Propylene. Mas common. Mas common na propylene siya. Siyempre, hindi mo pwedeng contra-insiline. Yung macumary. Tama rin yan. Tama din yung propylene. So, time. Tawin ko lang ng bin. 3:45. Still have 15 more minutes. Okay. So, meron siyang bin. Meron ng bin ng exercise. This problem 1.13. So, pakigawa na lang. Pakipicturean na lang. Tapos pakiattach na lang. Or pwede rin PDF na. So, pakiattach na lang yung solution. Just tell whether the carbon is sp, sp2, or sp3. Each of the carbon. So, tatlong carbon siya. Of course, you need to draw the line band structure. Ano? Indicate the hybridization of each of the orbitals on each carbon. So actually, whether you specify the orbitals of each bond, no, on each carbon, parehas lang naman, di ba? Kasi kumbaga yung orbitals sa isang carbon, pare-parehas lang naman yung ano nila. So pare-parehas lang naman yung hybridization nila, ano? So especially lagay niyo na lang sa carbon para mas mabilis. So of course that's ano. I'm assuming na naiintindihan niyo. So
kung ano yung ibig sabihin ng SP2, SP1, at saka SP3. Predict a value for each band angle. So, dalawa lang ang pamimilian nyo, 180 degrees or 109.5 degrees. So, lagay nyo kung ano yung angle. Kaya nyo naman siguro i-drawing yun. Ano? Basta, for every angle, you need 3 atoms. So, lagay nyo yung bawat angle, yung bawat, ano, anong tawag doon? Yung trisome, no? Yung tatlong atoms. So hanggang dyan na lang muna siguro tayo. Tuloy natin next meeting yung chapter 1. Meron pa kasi yung mga, yung dito sa natin yung mga lone pair ng oxygen, yung mga hybridization ng oxygen sa organic, you know, compound ng nitrogen, ng sulfur, ng phosphorus, no, bago matapos yung chapter. So meron pa tayong isang meeting, probably sa Friday, ano, tuloy natin sa Friday. Hopefully bukas mamit ko kayo sa ano, sa lab. Nagawa niyo na ba yung exercise sa lab? Yung exercise experiment number one. I guess kaya niyo namang hanapin sa Google yung mga boiling points, no? At saka yung mga iba pang tinatanong doon sa data blanks. At saka I guess kaya niyo rin naman sagutin yung mga post lab questions, even the challenging one. So pag meron na kayo, submit ka lang doon sa Bean. We're going to discuss the syllabus tomorrow sa lab. Ano? Sensya na kayo ha, na ano kasi yung nanay ko na sa icing. Factually masama lang yung lagay. Kaya hindi ko kayo na meet last meeting sa lab. But anyway, do you have any other question regarding our discussion for today? So kung wala, so see you on Friday. Bye-bye. Thank you, sir. You're welcome. Bye.